Magandang umaga. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, O Diyos, na inyong mga lingkod, makapagpuri, makasamba sa iyong banal na pangalan. For we want, O Lord God, to minister to you. Minister to you, worship. O Lord, hallelujah. And right now, O God, we are rendering to you our worship, O Lord God. From the bottom of our hearts, O Lord God, we want to praise and worship you. Right now, O God, as we learn, as we hear your word, let your words be upon the mouth of your servant, O Lord God, an understanding to all that are here, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo kami habang nakikinig sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Okay. At bagamat hati ang ating congregation nasa online at meron din mga narito sa loob ng ating church. Purihin ang Panginoon. Okay, sa loob ng 3 buwan, medyo ako ay nagpahinga. Nagkaroon ako ng self-imposed na sabbatical week o sabbatical month. Kasi kailangan kong magpahinga, ma-repress ang aking spirit. Okay, at kung sakaling mayroong mga kahinaan at ating sinusubukan na madunog sa Panginoon ang ating mga pagkukulang. Okay. Ngayong buwang ito, napaka-interesting yung ating topic. It's all about servanthood, ang pagiging lingkod. At ang kahulugan nito ay one that serves other. O kaya, one that serves, sa ating termino, one that serves our living God. Okay. At topic natin ngayon ay pinagamagatan kong on the road to greatness or loser. Yan ang ating nasa landas tayo ng pagkadakila. Ngunit kung hindi ka naman na nasa pagkadakila, sa daan ng pagkadakila, maring sa pagka-loser. Okay. Now, I want an objective. Gusto kong dalhin ang objective na to know that all of us, first objective, na dapat nating malaman na we are servants of the Most High. Ito po ay napakagandang pag-usapan kasi it's a great privilege, okay, to be a servant of the President of the Philippines na katulad ni Bongo, na he is always on the right, on the left, behind him na maglingkod sa kanya. And it's a great privilege kasi siya yung servant of the President of the Philippines. Kaya't atin ding titingnan na totoo ba na tayo ay mga lingkod ng Diyos? Totoo ba na tayo ay mga lingkod ng Diyos? At nasettle down na ba sa isipan mo na ikaw ay lingkod ng dakilang Diyos? Okay? Naisip mo na ba yan? At kung hindi pa na settle sa isipan mo, we must settle it down between ourselves na dapat kumbinsido ka na na you are a servant. Kung hindi ka kumbinsido na ikaw ay servant, hindi ka bagay sa community ng Christians. Okay? Because we
that serve the Lord are we should be the servant of the Most High. Not only ministers are servant of the Most High, but we all, tayong lahat, who have accepted the Lord Jesus Christ, who have accepted God, kailangan na kumbinsi na tayo na we are the servant of the Most High God. Kailangan intindihin yun na magsitil na sa ating mga puso that we are all servant of the Most High God. At we should know, all of us, that we are servant. Now, ang first verse na aking babasahin sa Tagalog ay nasa 1 Chronicles 6:49. 1 Chronicles 6:49. Sa English pala yung nakasulat ko dito. And Moses, a servant of God. Ating makita ito na si Moses ay servant. Okay. At sa Tagalog sabi, si Aaron naman ay ang kanyang mga anak. Si Aaron at kanyang mga anak ay nangasiwa sa pag-aalalay sa altar ng mga handog na susunugin at sa altar ng insenso sa gawain sa dakong kabanal-banalan at sa pagtubos ng kasalanan ng Israel ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Now, this first verse na aking binabasa na ma-establish talaga na si Aaron, lahat ng mga anak niya, pamilya niya, ay tagapangasiwa. Okay? Tagapangasiwa sa pag-alalay sa altar ng mga handog na susunugin at ng insinso, sila ang gumaganap. Now for them, that has the privilege to serve, sila lang ang binigyan ng karapatan. Na ibig sabihin, na once you become a servant of the Most High, you need to serve Him fully. Kailangan maglingkod ka talaga ayon sa parameters na nilikha para sa iyo. At doon sa mga gawa 16:17, ito ang mga panahon na sinusundan-sundan siya ng isang merong masamang impluensya sa kanyang katawan. Sabi dito, sinusundan-sundan niya kami ni Pablo, nina Pablo, at sumigaw ng ganito, ang mga taong ito, lingkod ng kataas-taasang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo ang plano ng kayo'y ng maliligtas. Kung paano ipinahayag nila, kung paano kayo maligtas. Ito ay isang komento ng isang merong inalihan ng demonyo. And the devil himself could not lie concerning the state of a servant of God. Hindi pwedeng magsinungaling. Bagamat siya sinungaling ang demonyo, pero sa pagkakataon doon, wala siyang magawa ang sinungaling. Ngunit magsalita na itong malingkod na ito, sila Pablo, sila Peter, sinabi nila, ito ang malingkod na kataas-taasan Diyos. Okay? At sila ang maghayag sa inyo ng daan patungo sa kaligtasan. Yan ang kanyang sinabi. At pupunta tayo sa ating verse ngayon. Okay, sa Daniel 3:28. Okay. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, Abednego,
We serve Abednego, ye are servant of the Most High God. Comfort and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Sila ang unang kaunugan ng servants, alalay. Masakit bang pakinggan na ikaw ay alalay? Pero ang katotohanan, tayo, mga alalay, alalay ng Diyos. Okay? We are servants of the Most High. Ito ang pahayag ng hari. At si King Nebuchadnezzar, nung makita niya sila na sila ay naglalakad-lakad sa apoy, okay, na hindi nasusunog, sinabi niya, lumabas kayo, kayong mga lingkod ng dakilang Diyos Ama. Okay, biro mo yan na dahil hindi sila sumamba doon sa ribolto na tinayo ni Nebuchadnezzar, at naggawa siya ng decree na kung hindi kayo yuyukod sa panahon na marinig nyo ang mga tugtog ng mga musiko, kayo ay ihahagi sa apoy. At talagang nangyari, ayaw nilang sumamba kasi gusto nilang naglingkod lang sa tunay na dakilang Diyos. Kaya sila hindi. Ngayon, to make the long story short, nalaman ni Nebuchadnezzar, pinatali sila at sinabi, ihagis sa apoy na pitong duble na pinainit. Ang katunayan, yung mga tao naghagis sa kanila, kasi ang maghagis, kailangan lumapit sa apoy. Nasunog ang naghagis. Pero silang mga hinagis, naglalakad, nasunog lang ang tali. Naglalakad sila sa gitna ng apoy na malaya. Walang nakatali sa kanila. Sunog ang tali. At nung makita ng Nebuchadnezzar na naglalakad sila, naggulat sila. At kumbinsido na in the heart ni Nebuchadnezzar, kumbinsido na siya na ito talaga ang mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kaya tinawag niya, lumabas kayo. Kasi gusto nga imbestigahan. Ano talaga? Walang nasunog kahit isang buhok. Okay? Walang hindi nangamoy apoy. Wala man lang palatandaan na sila ay galing sa horno. Yan ang proteksyon na magagawa ng dakilang Diyos kung ikaw ay lingkod ng dakilang Diyos. Hallelujah! Kailangan makumbinsi tayo. We need to convince ourselves that we are serving the true God. Yan ang kailangan nating makita. Now, dito sa Acts 16:17, hallelujah, the same followed Paul, Anas, and cried saying, these men are servants of the Most High God, which show us the way of salvation. Now, tingnan nyo. Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi lang basta alalay. Hindi lang sila basta katulong. Kasi ito ang mga term na ginagamit natin sa tinatawag na servant. Servant man sila, pero it's a big privilege to be servant of the Most High God. Kaya itong mga tao na kanilang nakasalamuha, direct na kasalamuha, sila mismo ang nagpatutuo. Sila, hindi sila nagpatutuo sa kanilang sarili na sinasabi, we are the servants of the Most High God. Hindi. Kundi yung mga kalaban, kundi yung mga inalihan ng demonyo, sila, kasi sa panahon na yan, hindi makapagsinungaling. They are servant of the Most High God. Okay. Now, another verse. 1 Corinthians 4, 1 and 2. Sa ipapalagay nga
kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ministro ni Kristo, mga katiwala, another term is katiwala. Okay? Mga katiwala. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. This is one of the requirement para tayo maging katiwala. Kailangan merong katapatan. Kailangan sa ating pagkalingkod, pagkaalalay, pagkakatiwala ay tunay na maganap sa atin sa pagkakataong ngayon. Bihira ang tunay na lingkod ng Diyos. Bihira ang tunay na alalay ng Diyos, na katiwala ng Diyos. Bakit ko nasabi niyan, bihira? Kasi kung katiwala ka, kaya kanyang utusan. Sapagkat another meaning is utusan. Okay, servant? Utusan. Nino? Utusan ng dakilang Diyos Ama. Okay? Kung hindi ka maging sanay na utusan ng iyong mga people that have influence over you, kung hindi ka sanay, hindi ka sanay sa pagiging katiwala, pagiging utusan, hindi ka masasanay kapag ang Diyos ang mag-utos sa iyo. Kasi karamihan ngayon na nagsasabing lingkod ka ng kataas-taasan, hindi mautusan. Meron bang lingkod, utusan ng Diyos na hindi mo mautusan? Halimbawa, maglagay tayo ng utos ng Panginoon. Ano ba ang mga major command ng Panginoon sa atin ngayon? Go and preach the gospel. Go and disciple people. Ito ang mga utos ng Panginoon. But are we doing it? Tayo ay inutusan ng Panginoon. Tayo mga utusan ng Diyos. Tayo mga katiwala. Pero napagkatiwalaan ba tayo sa gawain na inihanda ng Panginoon para sa atin? This is the big question for us. Are we really servant of the Most High? Pero may kanting otos lang, hindi magawa. Yan ang problema. Okay. Hallelujah. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na bawat isa ay magiging tapat. Magiging tapat na katiwala. Alam naman natin ang istorya about the parable ng isang tapat na katiwala na minsan daw pang